Kaya alam nyo yung mga ganyan chika, ituloy na natin yung sa ating slambook Q&A. Kasi lalo na doon sa mga ano, kasi syempre di ba nga sabi nyo nga parang pandemic love story to eh, quarantine couple. So wala masyadong guesting, wala masyadong ano, interviews na ano na bonggang nalaman yung love story nyo. So kahit papano dito, i-share nyo sa amin yung kwento nyo. So unang tanong, pang slambook keme lang to ah. Kailan kayo unang nagkakilala? At na-love at first sight ba agad kayo sa isa't isa? Actually, tadhana po kasi nung nagkakilala kami. Wow, mahalag mo. Oh, tadhana talaga, Enzo, ha? Nasa ako noon with my family. Ano, mahal? Tapos, mahal, ayusin mo. Joke lang po sa taping. Hindi, sa fashion show. Hindi, pero yung first movie natin, nung may fashion show event, and then nakita kami parang few years before pa, before itong nang umidyang langit sa isang fashion show, pero hindi pa kami close, pero doon kami first nagkakilala. Tapos nagkakilala kami at mas nagkakilala kami nung nang umidyang langit. Yes. So, oh. So, nung mga unang kita niyo ba, may ano ba, may spark agad? May masasabi niyo bang may love at first sight agad? Ganon? Hindi lang nabigyan ng chance agad-agad. Hindi niya ako type eh. Totoo ka, bitch? Oo. Haha. Walang nasabi. Hindi niya ako type kasi masyado ako seryoso sa buhay. Uy, grabe ka talaga, Paul. Hindi, parang ano lang. Wala, parang yung time na yun, wala. Parang, ewan ko, hindi ako mabilis ma-attract si guys kasi talaga. So, parang never akong umabot sa point na may nakita akong guy, tapos na-attract ako. So, lagi talagang sa options talaga ako nagkakagusto, ganun. So, kailan kayo nagka-developan? At paano nangyari? So, nauna si Enzo. Nauna si Enzo ma-develop kasi syempre nililawang kayo. Yeah. Gabi. Yeah. Sa taping, medyo mamalit kasi akong tao. So, talagang nag-persige ako, of course, na para makuha ang loob ni Michelle. Pero before that, kaya ako nagustuhan si Michelle kasi naging close kami ni Tita Marian, mommy ni Michelle. And nakita ko yung mga values na hinahanap ko sa isang family, sa isang girlfriend. Of course, to her mom. Kasi parang may pinagdadaanan ata ako nung parang midlife crisis. So, nag-iisip-isip ako. Tapos malapit na yung birthday ko. So, si Tita Marian yung nakausap ko nung isang araw sa team. Then, after that, na-realize ko na, of course, pag sa love, siya, pinaghahanap tayo. Pero hindi ko na akalain na nasa harap ako na. Pero paano, Enzo, mo siya niligawan? Paano mo na kuha yung loob ni Michelle? Kung hindi kanya type nung una. Ako siguro sinubukan ko na lang lahat na magpapasaya sa kanya. Hindi, consistency talaga. Michelle kasi hindi niya sinasabi kung ano yung gusto niya. So, kailangan, of course, as a guy, kailangan mong hanapin kung ano ba yung magpapakiliti sa kanya. So habang nagtataping, nangyayari itong ligawan na to? Ang nangumiti? Tapos na yung serye? Very little lang eh. Konti-konti. Hindi pa yung all out. Pero yung after nung show, talaga siya nag-push. Papadala siya. Yung taping kasi, taping pala, mahilig na siya talaga magbigay ng pagkain, ng kung ano-ano. Tapos, for example, like lalabas kami, ganyan, ayain ako mag-date. Siyempre, first ano yan eh, may labas-labas kayo, dating kids, ganyan. Lagi siya nagpapaalam sa parents ko na yun talaga yung nagustuhan ko kasi parang hindi direct sa akin eh. So, bago siya magsabi sa akin, sasabihin niya na sa parents ko. So, lagi may permission ng magulang na yun talaga yung nagustuhan ko sa kanya kasi siyempre, hindi lang naman ako dapat yung niligawan eh, pati yung magulang ko and yung family ko. Pero yung first date, as in first date na ano ha? First date na may feelings na. Oh, yung first date. Ano yung kwento ng first date niyo? Oh, so Enzo, mahilig ka rin sa details. Kailan? Saan? Charot! Mga
May ma-mention ako ng mga restaurants na... Hindi pa. Hindi pala. Basta sa ganito, ganon. Para sa akin, sa first date na yun. Para sa akin, date na kasi yun. Pero para sa kanya, ano ba, friendly... Pinagbigyan lang kita. Betcharot. Pinagbigyan lang kita. Kasi unang date na, ilang beses ko na siya. So ilang beses na niya ako. Kinagihan. Iwasan. Parang every time, siguro weekly niya akong niyayaya. Tapos siguro mga 3-4 times ako nag-own. Nag-excuse ako na, kunyay, may lakad ako, wala naman akong lakad, ganyan. So parang nung time na first, para sa kanya, yung sinasabi niya yung first date namin, it's nag-birthday kasi siya. So parang okay, sige, parang trip ko na yun sa'yo, ganyan. Pero since sa akin nga, parang ayoko siyang i-count na date. Mahalan, ginawa ko nun. Ganyan. So, nung birthday ko, lumabas kami sa BGC area. Yeah. Tapos, nilibre niya ako for my birthday. Oo. Tapos, milk tea tayo yeah. After, di ba? Pero Mitch, habang yung mga panahon tinatanggihan mo siya, meron kang pinagsasabihan ng mga, same pa rin ba yung mga set of friends mo ngayon sa mga alam kong friends mo? Same sila pa rin? Yes, same pa din. And then, pati yung mga... sinasabi nila na parang wag nga. Kunyari, di ba mga friends, ano nangyaya? Wag, magpabebe ka, ganyan. Actually, kahit si mommy, ayaw pa niyang pumayag. So sinasabi niya, hindi, mag-no ka muna. No, no, no. So ilang no-no talaga yun, ganyan. So parang yun nga, parang doon ko naman kasi nakita yung consistency niya na parang tuloy-tuloy lang. Parang di siya nag-stop na mag-push and gayain ako, ganyan. Nagpo-progress na kami, una, kahit-kahit. Ay, kakait ka muna naman. Bawal pa yung mga movie dates. Ano tayo? Nag-date na? Yung pa nag-movie ka, medyo... Oo, kasi madilim eh. So, kayo, weird. Diba? So, nag-upgrade na ako na nagkikita kami sa mall till pwede na akong bumisit sa labas ng garahe. Hanggang sa first floor pa lang siya ng bahay. Hanggang pwede na ako sa first floor ng bar. Hanggang pwede na ako sa sala. So, hanggang doon lang. Sino ang unang nag-I love you? Ng personal, na hindi text. Kailan yan? Kailan yung unang I love you, Enzo? Naalala mo pa? Valentine. Talaga? Yung... Personal? Hindi ko maniniwa. Parang hindi, mahal. Personal? Talaga? Before Valentine? Yeah, feeling hindi ko alam. Feeling ko before that. Pero sa text kasi, nag-message. Text also. With Valentine's. Love you. After nag-prayer pa kami, nag-prayer pa kami before Valentine's dinner, to sabi ko, I love you. Oo, naalala ko yun. Oh my God, sobrang awkward doon. Kasi lagi kami nagdadasal before meal. Haba-haba nung prayer niya, tapos parang doon siya nag-confess din sa prayer niya. Tama, sabi sa akin ni Michelle, ang aga-aga, hindi pa nagsisimula yung dinner natin. Ganyan ka na. Sabi ko, Valentine's Day, kailangan bukas mo na yung puso mo. Pero may times ba sa relationship niyo na ikaw naman, Mitch, may kasalanan? Si Enzo naman yung sinuyo mo? Hindi talaga. Wala talaga? Mahal. Kasalanan niya, kasalanan mo. Siya ang manunuyo. Ganon. Dapat siya lagi yung tama. Sorry. Mahal, wala pa akong kasalanan sa'yo. Hindi, pero wala naman talaga siya. Minsan, so, si Elso lagi. Pero, sabi ko, baka naman ang kasalanan. Para bumalik. Ako naman yung mag-sorry, ganyan. Sorry. I'm a good girl. Ano yung latest at sweet, latest na sweet gesture na ginawa niyo para sa isa't isa? Valentine's? Ako Valentine's kasi usually pag guys, di ba ikaw lagi nagbibigay ng flowers, ganyan. Uh-oh. So, ng Valentine's, binigyan ako ni Mahal ng isang rose saka Valentine's gift. So, first time ko makarating ng gift and flowers sa Valentine's. No, naiyak ako! Itong Valentine's na to yan! Yes! This Valentine's. Wait, first time makareceive ng gift? Ano oo. Yung date na mabibigay. Yes. Pag-Valentine. As a Valentine. Siyempre, for oo. Michelle. Pero first time ko makareceive something pa. Kasi pag-Valentine, dapat pag-lalaki, set up mo lang. Oo. Pero ikaw, Mitch,
Ano naman yung sweetest na ginawa sa yun, Enzo? Hindi ako tumitingin dun sa mga latest. Kasi consistency naman, ginagawa niya itong mga bagay na to. Yung paglulutuan niya ako, yun talaga yung sobrang na-appreciate ko sa kanya. Yung randomly, hindi ako magtihingi, random days. Paglulutuan niya ako, magbibigay siya sa bahay, pupunta siya sa house, ganyan, na may dala siyang food, ganyan. Kanina, nagluluto. Yeah. Okay.